Summer Rain Channel. On today's episode, tayo ay virtually na maglalakbay sa aming probinsya kung saan may munti kaming handog at ipamumudmud na food pack sa kulang-kulang 100 pamilya naming mga kabarangay. We would like to thank our family kung saan from marketing, repacking, and distribution ay tila walang kapaguran na kami ay sinuportahan sa aming adhikain na makatulong higit lalo ngayon sa panahon ng pandemya. And of course, to those who are part of this small act of kindness, our YouTube friend, Ms. Delyn Adams, and to our super chatters. Kaya guys, let's go! Samahan nyo kaming silipin ang aming mga masisipag na representante sa kanilang pamumudmod sa nasabing food pack. Hi guys! So ngayon, nakikita niya sa aking likuran na nagsastart na silang mag-repack ng food pack para sa ipamimigay namin sa aming mga kapitbahay dito sa aming lugar. Ito po yung mga laman ng food packs. May 5 peraso ng noodles, may 10 peraso ng udong. Ito po, udong puto. May 2 peraso ng beef loaf, 4 peraso ng sardinas, 5 peraso ng itlog, at 6 na peraso ng kape. So, ito po yung laman ng food packs. Na yung mga tapos na sakit. Ito yung mga ire-repack pa. Ito yung mga tapos na dito. Ayan. Saka meron pa dito sa ilalim. Bawat pamilya may ganito. Maraming salamat po sa Merin Channel at sa kanilang mga super chatters at pati na rin kay Ms. Delyn Adams sa kanyang pagkikibahagi upang ang preparation nito ay may sa kapaparan. So as you can see guys, ready na po ang ating mga food packs and in a bit, we will be sharing this to around 97 families. Uulitin po namin ang laman po ng bawat food pack ay 5 eggs, 5 noodles, 5 pieces of coffee, 4 sardines, 2 beef loaf, and 10 pieces of udong or flour noodles. Marahil kayo nagtataka bakit hindi kasali ang bigas sa aming pantawid gutom. Ang amin pong maliit na nayon ay rice farming ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan and known to have the best quality of rice. At ngayon po ay anihan ng palay kaya pihadong ulam na lamang ang kailangan. Simpleng meals lamang po itong aming handog, naway ang mga mabibiyayaan ay mabusog. At sanhi po na kailangang hindi makabuo ng crowd dahil sa kasalukuyang sitwasyon dulot ng pandemya, yung mga beneficiaries na hindi nakarating sa oras ng distribution, inihatid na lamang po ng aming representatives ang mga food packs sa kani-kanilang mga tahanan. Priority po ng food pack operation namin na to ang mga walang sinasakang palayan o yaong simpleng magsasaka. Sa probinsya po kasi ay maalwan ang buhay kung ikaw ay may sinasaka o lupain. Pero kung wala po ay talagang hindi po madali ang buhay. Gawa nang ang anihan ay 2 beses lamang sa isang taon. Dumagdag pa itong pandemya. Layunin po ng pagsahimpapawid nitong aming gawain ay upang maging inspirasyon sa lahat. Dahil hindi po natin kailangang maging mayaman para makapag-share ng ating blessings at lalong hindi po kailangang maging politiko upang magkaroon ng malasakit sa ating kapwa-tao. Ang kailangan lamang po natin ay kaunting resources, malaking puso at magpakatao. Pansin-pansin naman ang mga ngiti ng ating mga beneficiaries na kahit mahina ang sambit ng pasasalamat, ito hindi nakaligtas sa ating pandinig. Samantalang may ilan naman na sa social media nagpaabot ng taus-pusong thank you at ang aming tugon ay you are welcome po. Naway inyong pagpasensyahan ang aming kunting nakayanan.
Samantalang tayong mga Pinoy ay kilala na may malasakit sa ating kapwa. Higit lalo sa panahong kalintulad nitong may pandemya. Ito po ang tinatawag na bayanihan. Ano nga ba ang bayanihan? Bayanihan is a Filipino custom derived from the Tagalog word for nation, town, or community. Bayanihan literally means being in a bayan, and it refers to a fundamental aspect of Filipino culture working together as a community to achieve a common goal. And to simplify it, it is the Filipinos' way of helping one another or a kababayan in need without expecting anything in return. We wish to continue this small act of kindness, for Mother Teresa once said, "Give, but give until it hurts." Salamat sa naghatag ani grocery gikan sa Mirin Channel. Dako nagaigtabang ni Samoa. Daghang salamat. Salamat sa Mirin Channel sa grocery na yang gihatag sa Samoa. Salamat sa Mirin Channel nga nakadawat ni grocery nga dakong tabang sa Samoa. Salamat. At katulad ng nauna naming nabanggit, may mga mabubuting puso na naging bahagi nitong aming food pack operation. Kahit maraming salamat Miss Delyn Adams, a YouTube friend who donated 1,000 pesos in cash. Our super chatters Jenny Anax, Emma MT, PHN Norway, Cry Cry Vlogs, Pinkiness, Marley Hangkan, Lurisification Heart of Aisha, Anadin Vlog, German Bislak Florcy Vlog, Glenda Pelio, Frau Jovelin, Melanie Vlog, Jerry Sumagi, Rageous Vlogger, Michael L. Vlog, and Domsky TV. At syempre ang mga sponsors ni Ms. Marley Hangkan sa kanyang pag-giveaways, our winning prize of 1,550 pesos is also added to this food pack operation. On the other hand, this is not the first time we shared our blessings. We started with a back-to-school charity event, then our Bigas Operation 2020. We also responded to the Typhoon Ulysses, and for this year 2021, this food pack operation. And guys, bago tayo magtapos, please watch out for our upcoming video. We will gonna show you how rice end up to our respective dining table. Dahil tayong mga Pinoy ay likas na mahilig sa kanin, or rice is life. That was all for today's episode. Now ay mabigyan pa kami ng pagkakataon for another round of small acts of kindness. And if you are new here, please subscribe to Summer Rain Channel or follow us on our Facebook page, Summer Rain Channel. Thank you guys for watching. Until next time, stay connected, stay safe, and God bless us all.